ating padagalin pa. Presidentiables, please get ready. Narito na ang susunod na katanungan ukol ito sa political dynasties. At ang mga sasagot in this order ay sina Mr. Abelia, Senator Lacson, at Senator Pacquiao. Nakasaad sa ating konstitusyon na bawal ang political dynasty. Ngunit batay sa mga pag-aaral, dumarami ang bilang ng mga halal na opisyal na galing sa mga pamilyang politikal. Sang-ayon ba kayo na manatili ang sistemang ito na hawak ng iilang pamilya lamang ang pampolitikal o maging ang pang-ekonomiyang kapangyarihan sa iba't ibang lugar sa bansa? Kung hindi, ano ang inyong solusyon upang magkaroon ng mga bago at progresibong mukha sa politika? Ginoong Abelia. Salamat po. No, hindi po ako nagsang-ayon sa political dynasties. Naniniwala po ako na mahalaga na paigtingin po natin ang political parties. Ano po yung political parties? Ang political parties po ay issue-based at hindi siya personality-centered. At nagbibigay po siya ng panahon sa voters' education and dapat po siya aktibo during the entire, for example, during the entire year at hindi lang siya between, ay hindi lang siya nagiging aktibo kung saan may, anong tawag dito, kung saan may mga eleksyon. Mahalaga rin po na walang turncoatism, wala pong, at should it happen, it should be penalized. But unang-una po, ang talagang pinakamahalagang trabaho talaga niya is ang the education of the electorate and to make, ang paglilinaw at pagkaklaro kung ano talaga ang kanilang plataforma. Naniniwala po ako na ito po ay isang proseso that we owe the electorate na kung saan dapat po maging mas mature ang ating tao. At nakikita ko po, nagiging mas mature. People are becoming more issue-oriented and we should be able to, dapat po masuportahan natin, mapaigting natin to. At marami po naghahangad ng parliamentary system. Pero bago po tayo sa parliamentary system, ay mas maigi po na malinaw sa atin kung ano talaga ang tunay na political party. It is issue-oriented, it is not personality-based, it is meant to support the political processes of the nation, and dapat po yun ating bigyang panahon, dapat bigyan palakasin natin at paigtingin natin siya. Ulitin ko po, ito po ang magiging sikreto, magiging susi ng ating pag-unlad at pagiging isang electorate na mas mature, at magkaroon tayo ng isang civil society na mas it is more sensitive and is more adept. Senator Lacson, kayo na po. Hindi siguro importante kung gusto natin o ayaw natin ang political dynasty. Ito'y maliwanag na nakasaad sa ating konstitusyon na ito'y pinagbabawal. Kaya lamang, kailangan ng enabling law. At wala po nagpa-file. Ako, if I remember right, I stand corrected kung mali yung sasabihin ko. Nakapag-file na po ako ng panukalang batas tungkol sa ng enabling law para sa political dynasty. Sa kasamang palad, maski ilan pong panukalang batas pa ang ating i-file sa House of Representatives man o sa Senado, hindi po papasa, malamang sa hindi. Dahil marami pong mga angkan na naandiyan sa local government units at nasa Kongreso rin na siya nagko-compose ng political dynasty. Napaka-importante po na i-define natin kasi hindi naman pwedeng sabihin natin bawal ang political dynasty pero anong degree ng affinity o kaya consanguinity. Napaka-importante po. Ang masamang dulot ng political dynasty, nagiging nagpo-promote ito ng warlordism lalo sa malalayong lugar na halos hindi inabot ng mga ng presence ng ating national government. Doon, papalit-palit lamang at doon na lumalabas yung abuso. Kung matapos ang termino, 3 terms, papalitan ng anak o ng asawa o ng kapatid o kung sino man. At nananatili sila sa power na nawawala na yung check and balance. Kung ako pa tatanungin, sabi ko hindi importante pero ayaw ko po ng political dynasty. Kailangan po talaga magkaroon tayo ng enabling law sa lalong madaling panahon para i-define kung ano yung degree ng relasyon ng mga ipagbabawal kung magkaroon man ng batas ang political dynasty. Kayo na po, Senator Pacquiao, your time starts now. Maraming salamat po. Sa akin ay okay ako sa
ipagbabawal natin political dynasty. Pero ganito po kasi alalahanin natin ang ating bansa ay under a democratic country. Demokrasya po tayo at ibinoboto ng tao ang naupo diyan, hindi naman ina-appoint lang. Ngayon, ang pinaka problema po talaga, yung mga nagsasamantala diyan, nagnanakaw diyan, kahit na magpamilya man yan, kaya iuudit talaga yung administrasyon nila. Kung may corruption, ipakulong. Sino? Walang mag-uusap o magrereklamo yung political dynasty na yan kung pag may nagnakaw, ikulong. Pero kung unfair naman doon sa mga pamilya na nagserbisyo ng tapat, malaki ang nagawang pagbabago sa kanilang lugar at nagtumutulong sa taong bayan, yun po ang problema doon. Kasi hindi naman lahat na nagnanakaw dyan sa gobyerno. May tapat naman talaga na dedikado na magserbisyo sa bayan. Ang tinitingnan natin dito, i-considera din natin yung rights ng individual. No, yung karapatan ng bawat isa. Kasi para mong inaalisan ang karapatan eh nawawala na yung karapatan ng bawat isa na tumakbo. Nasa konstitusyon naman natin yan ngayon. Kung gusto talaga ng taong bayan, nasa konstitusyon natin, hindi maggawa ng batas and then sumunod tayo sa batas. Kaso lang ang daming batas dito sa ating bansa na pasado na, hindi naman sinusunod. Ang sumusunod lang diyan, ang nakakasunod lang diyan yung mga mahihirap. Pero yung mga mayaman, hindi sinusunod. Ultimo nga pagbayad ng taxes eh, hindi pa nasusunod eh. Desisyon na ng Supreme Court yan. Eh kahit ano pang batas ang gagawin mo, o political dynasty pa yan, kung hindi talaga sinusunod, walang mangyayari sa ating bansa. Kailangan ipakulong. Yun ang talagang importante sa bansa natin. Hold on, Mr. Montemayor. I'm now opening the floor for rebuttal para sa lahat po sa inyo. At dahil kayo po yung naunang magtaas ng kamay, sumunod si Ginoong Faisal. Okay. Two rebuttals per question. Mr. Montemayor. Gusto lang po natin i-remind si Senator Pacquiao na with all due respect na bawal na bawal ang political dynasty. Kaya lang nilagyan lang ng kalawit, no? Yung as may be provided by law. Ano man dahilan o maganda man o hindi, sabi ng batas ng ating constitution, the state prohibits political dynasties or dynasties. Ano? Kahit doon sa Ateneo study, makikita natin, thick and fat dynasty, talagang bawal na bawal. At dapat gawan ng paraan imbis na idepensa natin. Ginoong Mangundato. Tama po na itong political dynasty ang nagiging sanhi ng problema ng ating politika dito sa ating bansa. Yung sinabi ni Senator Manny Pacquiao na pwede raw yung pamilya as long as they voted by the people of their provinces. Hindi po. Dahil yan ang sanhi. Dapat na wala na yung dynastiya dito sa politika para hindi na po namumonopolya ang ating politika. Maraming salamat sa inyong dalawa na nagrebat. Bigyan natin ng pagkakataon si Senador Pacquiao na sumagot. Pasensya na po, Mayor Isko. Sa susunod, maaari po kayong magrebat. Hanggang dalawa lang po. Isang mabilis na tugon. Senador. Ako po, wala po akong problema dyan sa political dynasty na ipagbawal natin yan. Pero ang problema kasi niyan, binoboto ng tao. No, karapatan ng bawat, ang konstitusyon natin nagsasabi na may karapatan ang bawat isa na tumakbo sa halalan. Now, kung pipigilan mo sa tumakbo, nalalabag natin yung rights ng isang tao. Yun po ang problema dun eh. Ayan na po ang inyong tugon sa dalawang nagrebat. Ngayon naman, the next question, patuloy pa rin po tayo ukol sa reforma sa politika. Strengthening of Political Party Development Act, ang mauunang sasagot ay si Vice President Robredo, sunod ay si Calyodi de Guzman at si dating Secretary Gonzales ang pangatlo. Ito po yung tanong. Tuwing eleksyon, nalilito na ang mga botante sa gawain na palipat-lipat ng mga kandidato sa iba't ibang partido o alyansa. Mga balimbing, hindi naman na natin nalilimutan ang bansag sa kanila, di ba?
Kayo ba po ay naniniwala na problema ito? Unang-una, anong reforma ang dapat ipatupad upang mapalakas ang mga partido politikal sa ating bansa? VP Robredo, you have 2 minutes. Ako po, agree ako na nakakasama yung palipat-lipat ng partido. Nawi-weaken nito yung ating political party system. Nakikita natin na yung mga kandidato ngayon, yung mga tumatakbo, hindi na tinitingnan kung ano yung mga pinaglalaban ng partido nila. Parating convenience na lang, political convenience yung sinusunod. So habang inaallow natin yung turncoatism, habang inaallow natin yung palipat-lipat na partido, hindi natin maaasahan na lalakas yung mga political parties kasi pwede siyang i-dispose at any time. So para sa akin, kailangan magpasa tayo ng batas para ipagbawal ito kasi ito yung makakatulong sa pagpalakas ng mga political parties natin. Mapipilitan nito na yung mga politiko ay sumasali sa isang partido dahil sa mga prinsipyong ipinaglalaban ng partido. Yun yung umpisa. Yung pangalawa, ang daming pwedeng gawin para ayusin yung electoral reform yung sinasabi natin. Yung isa dito, panahon na para i-revisit natin, nag-work pa ba sa atin yung multi-party system? Kung nag-work pa para sa atin yung multi-party system, kinakailangan ba natin na magkaroon din ng run-off elections gaya ng ibang lugar? Dahil sa ilang presidential elections na, minority president ang laging nahahalal dahil napakaraming kandidato. O pwede nating i-revisit. Panahon na ba para bumalik tayo sa two-party system? Pero ang pinakapunto ko lang, panahon na para debatehan ulit ito. Para tingnan natin ano ba talaga yung pinaka-akma para sa atin. Yung pangatlo, maraming mga perceived na electoral campaign violations na parang yung accountability hindi na exact. Kailangan balikan din natin. Kailangan balikan natin. Bakit ba napakahirap para maging accountable yung mga violation, yung mga violators? Para hindi na ito nauulit-ulit. Mr. De Guzman, your 2 minutes starts now. Dapat talaga magkaroon na ng klarong batas tungkol dun sa mga political butterfly dito sa Pilipinas. At nang sa ganun ay magkaroon ng matibay na tuntungan at pundasyon yung ating political system sa bansa. Ang isang reservation ko lang dyan sa ngayon ay nagaganap ang palipat-lipat ng mga politiko dahil iisa naman ang agenda ng bawat ng karamihan ng mga politiko o ng mga partido. Pare-pareho na para sa interes ng mga kapitalista, ng mga big business, ng mga elitista. At nandun lahat ang karamihan ng partido. At hindi nabubuo at napalakas yung partido para sa mga marginalized sa masang Pilipino. At tingin ko doon dapat magkaroon ng guhitan sa pagitan ng mga partido. Interest ba ng kapital o interest ng mga manggagawa? Tingin ko dyan magpopularize ang ating partido. At kaya kinakailangan may klarong plataforma o may panuntunan ang bawat partidong itatayo dito sa ating bansa. Nang sa ganon ay maiwasan na yung mga lipatan. Dahil kung halimbawa yung partido ko, Partido Lakas ng Masa, na klaro nagtataguyod ng interest ng mga manggagawa, bawal ang kontraktualisasyon, bawal ang automatic na pagtanggal ng mga manggagawa, ipagbabawal yung rice tarification law, itataas ang sahod ng mga manggagawa, ipagbabawal ang taxation na regressive at magiging progressive, ililipat ang tax doon sa mga mayaman, mag-i-impose ng wealth tax, tingin ko mapopularize at magkakaroon ng isang tunay na political party at na may kalaban na ibang political party na nagtataguyod naman ng interest ng kapital. Tingin ko doon dapat natin paabutin ang ating political system dito sa ating bansa. Mr. Gonzales, your 2 minutes starts now. Napakadali po sa mga politiko natin ang magpalipat-lipat ng partido kasi hindi po naman naunawaan kung anong ibig sabihin ng partido eh. Hindi naman po iniintindihan lalo sa panahon ng eleksyon. Yan po ay parang electoral campaign machineries lang. Kaya kung saan siya mananalo, doon lumilipat. Pero kung titingnan po natin sa mga mature democracies, sa mga maunlad na bansa, napaka-importante po
ng isang political party. Ang ibig sabihin po sa partido, hindi lamang po yan pagsasama-sama ng mga politiko. Ang trabaho pong napakalaki ng isang partido ay kung pagbubuo ng isang sentimiento ng bansa. Anong klaseng sentimiento at tungkol saan yan? Sentimiento kung anong klase ng lipunan ang gustong gawin ng isang political party. Anong lipunan ang gusto natin? Anong sistema ng ekonomiya ang nararapat para magkapantay-pantay ang buhay? For example, ng mga mahihirap at mayaman. Yun po, iba-ibang sistema pa. Pati ang social system, are we going to be a humanistic society or not? Kung dadating po ang mga immigrants, for example, nagkakagira sa Ukraine, papapasukin po ba natin sa Pilipinas yun o hindi? Anong klase? Konsensya ng lipunan meron tayo. Ito po ang mga pinaka-importanting issue na tinitindigan ng mga political parties. Kaya kung wala pong pagkakaintindi, walang ideolohiya, walang pilosopiya ng lipunan ang mga political parties, hindi kahit na po ipagbawal natin yung paglilipat-lipat, hindi na po importante. Kaya kailangan magsimula nating ipaunawa sa ating mga kababayan kung ano ang ibig sabihin magkaroon ng isang political party para pag-eleksyon natin ang pinipili, modelo ng lipunan, hindi kung sino-sino lamang. Panahon na po ng rebuttal at pagbibigyan ko na si Mayor Isko, susunod si Senator Lacson at si Ginoong Montemayor. Well, thank you, Madam Moderator Ses Drilon. Well, I believe it's high time to create two-party system. 17 regions represented by 2 senators per region. Kasi gusto ko makakita na mga senador na Moro, Igorot, Aitas or IPs sa ating bansa. Para naman hindi isang pamilya lang ang namumuno sa Senado. And I do believe it... Rebattal po yun. Opo. O, yun po, kasi po, kanina may nagsasabi about party system. So, yun po ang paniwala ko. And yung presidente at vice-presidente dapat pag binoto at nanalo ang presidente, automatic yung vice-president nanalo na rin. Senator Lacson. Nagkakaisa po naman sila na ayaw nila ng turncoatism. May tatanong ko lang po, meron pa silang suggested solution para at the very least ma-discourage ang turncoatism. Yun lang po. Okay. Ang isang pwedeng follow-up ko po sa tanong ninyo ay kumporme po ba kayo sa bigyan ng subsidy ang mga political parties ng gobyerno, kagaya sa Germany halimbawa, para naman mapalakas ang party at hindi yung mga personalidad? Maaring tumugon kayo dito. Ginoong Montemayor, since kayong nagtaas. Maganda po yan. Very ideal, no? Bigyan natin ng subsidies. Lalo-lalo na yung mga walang budget, walang masyadong pera, no? Pero tandaan natin, ang Germany at saka yung mga nagbibigay ng subsidies, iba ang kanilang form of government. At saka saan mo kukunin ang subsidy? Eh, ang mismong... ang labanan dito sa Pilipinas, it is a war of money. Eh. So, this is the price we have to pay for having this democracy. Nakita kong nagtaas ng kamay si Ginoong Mangundato, tapos si Ginoong, si Mayor Isko muli, tapos isasara na po natin yung rebuttal. Tugon po ninyo ukol sa tanong ni Senador Lacson. Marami pong problema sa itong party system at undemocratic politics dito sa ating bansa. Kaya paulit-ulit po itong problema na gusto nating solusyonan pero hindi naman nasusolusyonan dahil po ito ay luma ang sistema. Panahon na tayo ay tumawid sa bagong sistema po. Gahol na tayo sa oras, kaya pupunta na po tayo sa huling katanungan ukol sa pagre-reforma sa sistemang politiko sa bansa. Tungkol naman ito sa pag-reform ng party list system. Ang mga sasagot, at ganito po ang order, Dr. Montemayor, Mayor Domagoso at pangatlo, Ginoong Mangundato. Ang party list system ay tinatag sa ating konstitusyon para mapalawak ang representasyon ng mga marginalized na sektor ng ating lipunan tulad ng mga mahihirap,
katutubo, manggagawa, magsasaka at iba pa. Kapansin-pansin na marami sa mga partidong nahalal sa ilalim ng kasalukuyang party list system ay hindi galing sa sektor na ito. Nararapat bang reformahin o tuluyang buwagin na ang sistema ng paghalal sa mga party list na kinatawan? Dr. Montemayor, your 2 minutes starts now. Salamat po. Lalong ma-aggravate ang ating sitwasyon kung mawawala ng representation yung mga mahihirap. Tandaan po natin ang gumulo ng buong sitwasyon ang Supreme Court. Wala naman sa original party list law ang tinatawag na marginalized. Wala po yan. It is only underrepresented sectors. Nung pinolyut na binago ng binago, may panganiban doctrine, Carpio doctrine, Bitog doctrine. Alam niyo po, binago ng binago, gumulo ng gumulo until yung party list system pumasok na sa mga mayayaman. So, ang wag po natin tanggalin itong party list system, ngunit ibalik natin doon sa original definition and intent of the framers of the Constitution. Ano yan? Underrepresented, not necessarily marginalized. Eh, ang nangyari ngayon, 77% ng ating party list system, puro mga mayayaman na. Bakit? Binuksan ng ating mga, ng Supreme Court, ang gate ng hell, papunta doon sa mga mayayaman. So, ito po, hindi kailangan i-abolish, kailangan lang nating dalhin sa original intent of the framers of the Constitution. Ngayon po, no, tingnan nating mabuti ang ating mga justices. Bawat administration, mag-file ka ng kaso, they will change again, ano, kagaya ng cityhood. Babagu-baguhin nila, depende kung anong gusto ng boss. Alam niyo po, dapat ang Supreme Court, walang magaan sa kanila, walang magtutuwid. Dapat, they have to polish their ranks. Tingnan mabuti, bakit pabago-bago ang kanilang desisyon? Kaya nagkakagulo ngayon sa interpretation. Yun lamang po at maraming salamat po. Mayor Domagoso. Well, thank you, Madam Sestrilon. Party list system must continue. But we have to put safeguards, whether through empowerment of Comelec on distinguishing membership of the party list or their representation or nominees. No? Are they really representing the marginalized? Are they really representing the intent of the law when it was crafted? No? Ayun po tingin ko, kailangan tayong gumawa ng isa pang batas at through the help of marami naman tayong magagaling na mambabatas, or maybe through people's initiative. Isama ko na siya sa people initiative na proposal ko ng political system, change of political system natin. Again, it is ripe, it is high time, napapanahon na, hinug na tayo'y bumalik sa two-party system. We elect the president at the same time, pag nanalo yung presidente, para walang away yung presidente at vice-presidente, sabay silang mananalo. 17 rehiyon, 2 senador, bawat rehiyon, para may talagang representasyon doon sa kanilang rehiyon at ang isang ordinaryong nanay o tatay na nagsikap na kapag-produce ng mabuting bata at magaling doon sa kanilang rehiyon ay mabigyan ng pagkakataon ng representasyon sa Senado. That includes the party system. It has to be regionalized para malimitahan ng Metro Manila, what they call the Imperial Manila. Nang malimitahan na malimitahan na yung mayayaman sa Metro Manila nag-e-elect, gumagawa ng party list system. So, makukuha natin to, tingin ko through people initiative. And I will do it. May awa ang Diyos. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon bilang Pangulo ng Bansa. The floor is now open for only one rebuttal. Ginoong Gonzales. Ang pagkakaintindi ko po sa party list ay ito po ay bahagi ng parliamentary system. Kaya lamang po, nung tayo po ay nagdesisyon kung anong uri ng pagpapatakbo ng pamahalaan ng gusto natin, natalo po yung parliamentary system. Sabit po dapat yan ang party list na dapat ay tinanggal, pero nanatili, nakalimutan po yatang tanggalin. Kaya iba't iba na po naging definition ng party list.
kung gusto, sabi po ni Dr. Montemayor, reviewin natin ang original intent ng mga framers ng Constitution. Okay, isasara ko na po yung diskusyon ukol sa political reform para tayo ay tumuloy sa marami pang mahahalagang issues. Marami pong salamat sa inyo. Up next ay